Jay Luño, nag-viral dahil hindi alam ang salitang mass testing? Talaga nga bang hindi niya alam ito? O meron pang ibang agenda o motibo ang viral video na ito? Tara, pag-usapan natin yan! What is up guys? Welcome back na naman po dito sa ating muting channel. Kung first time mo pa lang dito, i-subscribe mo na yan. Sa araw na to, pag-uusapan nga po natin ang viral video ni DJ Luño. May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God! So ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bud, ano ibig sabihin nun magma-mass testing daw kami bukas? Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So ano yung alam mo sa mass testing na yun, Luño? I just don't know. It's like gagana ba tong bagay na to sa ganitong ano, 'di ba? This, I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero this, kung ano may papainom nila, kung ano yung papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. Kaya kawawa yung mag-i-intake, kawawa yung mag-undergo noon, because it's not 100% proven. So in short, hindi ko dapat i-take yun kung ganun. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. Diba? But for me, why would you test me? I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung papainom mo sa akin, magre-react ng medyo malala yung katawan ko? So I'm dead. That's crazy. Diba? So di ako naniniwala sa master. Meron pa akong naobserbahan sa video na yun at eto po yun. Dalawa. Una, biglang na turn off ang mga fans ni DJ Luño sa kanya. Kasi napakagaling sumayaw ni DJ Luño tapos yung definition ng mass testing ay hindi niya alam. So, umbaga, naging off ang mga fans. Bigla silang na turn off. Pangalawa po, biglang naging aware ang mga tao at namulat sa usapin patungkol sa mass testing. The end point of that viral video, hindi ko alam kung napansin niyo po ito ha, ang naging end point niya ay pupunta doon sa mass testing. Kasi, at the end of the day, biglang mapapaisip ang mga tao, ano ba talaga yung mass testing? Ano ba talaga yung totoong definition ng mass testing? Ngayon, ang gagawin ng mga tao sa Pilipinas dahil sa viral video na ito, aalamin nila yung totoong definition ng mass testing. Kasi baka maya-maya, sa isip nila, baka ako hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang totoong definition ng mass testing. At the end of the day, magiging aware ang mga tao at magre-research sila patungkol sa mass testing. Aalamin nila ngayon kung ano ba ang malalim na kahulugan ng mass testing. Whether you admit it or not, marami po sa ating mga kababayan ang hindi pa talaga nauunawaan kung ano ba talaga itong mass testing. At nitong mga nakaraang araw at ilang buwan na rin ang nakalipas, marami po ang nagpo-push na mga politician, mga artista na ituloy ang mass testing. Kung iisipin po nating mabuti mga evadgers, yung viral video ni DJ Luño is somehow an advertisement. It could be by purpose or by accident. Naging advertisement patungkol sa mass testing. Kasi ngayon, one thing to caught up the attention of the people, especially the netizens of the Philippines, ay magpa-viral video ka dyan na something negative. Something negative kasi magko-comment agad ang mga tao. Something na issue kasi magko-comment agad ang mga tao, magre-react agad sila. Pero hindi nila namalayan, on that viral video, nagkaroon po ng advertisement patungkol sa mass testing. I am not saying that it is purposely or sinadya talaga na ganon. It could be by accident na nangyari po yun. Ito po ang malaking katanungan sa aking isip ngayon. Bakit kaya sa dinami-daming salita na pwedeng magkamali si DJ Luño ay doon pa talaga sa salitang mass testing? Kung saan mainit na usapin po ito sa ating lipunan ngayon.
ang mass testing kasi maraming mga politician, mga artista na pinupush ang government na gawin na yung mass testing para mas maging safe na po ang Pilipinas. So bakit kaya doon pa talaga nakafocus ang pagkakamali ni DJ Luño? Ano po ang masasabi niyo patungkol dito? Ngayon, kung i-check natin yung background ni DJ Luño, siya ay galing sa China. Nasa China po nakabase. Siya ay Filipino-Chinese na 28 years old. Ang kanyang tunay na pangalan po ay Rimel Luño. Siya isang choreographer, dancer, at DJ. So, hindi nga ba talaga niya alam yung salitang mass testing? Una po napansin itong si DJ Luño matapos po siyang mag-viral noong mga bandang February, matapos niyang i-share ang kanyang experience patungkol sa outbreak ng China kung saan binalaan niya ang ating mga kapwa Pinoy na mag-ingat dito sa Pilipinas at sundin kung ano yung pamantayan ng gobyerno patungkol sa lockdown at binalaan rin niya na huwag maging matigas ang ulo. So okay po yung naging viral video na yon ni DJ Luño. At mas lalo pa siyang sumikat matapos na siya ay nag-post ng mga video patungkol sa kanyang pagsasayaw. At isa pa, siya ay na-feature rin sa Raffy Tulfo in Action. Siya ay in-interview ni Raffy Tulfo at ayun, nagkaroon siya ng collaboration with Ivana Alawi kung saan sikat na YouTuber dito sa Pilipinas. At gumawa siya ng kanyang YouTube channel at umabot ng million views at million subscribers agad in just a span of few months. Malaking katanungan po dito mga Ivadgers. Bakit hindi niya alam at bakit iba ang definition niya patungkol sa mass testing? Unang-una po, sabi ko nga, nag-viral siya dahil doon sa kanyang concern sa mga Filipino patungkol sa outbreak sa China na huwag sanang mangyari dito sa ating bansa. At ang China, nagkaroon rin po ng mass testing. Kaya imposible na hindi niya alam yung salitang mass testing. Kaya nakapagtataka po talaga, bakit questionable yung definition niya ng mass testing. Ang malaking katanungan po, ano ba talaga ang mass testing? Simple lang naman. Ang gagawin lang sa mass testing ay itetest ang maraming tao. Kaya nga siya mass testing. Itetest kung sila ay positive or negative. At gagamit po ng kit dyan. Meron pong kit ang DOH at meron rin pong kit na ginawa ang UP Diliman. Ngayon, ang problema kasi dito sa mass testing, nahihirapan ng gobyerno, of course, na magkaroon ng mass testing. Kaya hanggang ngayon, hindi pa po nagkaroon talaga ng mass testing. Kasi unang-una, yung budget para sa kit. Mahal po ang bawat kit. Ako po, personally, naniniwala ako na gusto naman talaga ng gobyerno na magkaroon ng mass testing. Siyempre, sino ba naman ang hindi matutuwa kung masosolve ng lahat ng ito? Kung ang mass testing ay makakatulong para maibsan ang pandemyang dinadanas natin ngayon, why not? Siyempre gagawin yan ng gobyerno, of course. Pero ang problema po kasi ngayon, saan kukuha ng budget para sa mga kit ng mass testing? Kasi alam naman po natin at kitang-kita natin sa ating mga mata na naglabas talaga ang gobyerno ng Pilipinas ng budget nitong mga nakaraang buwan. Naka-receive naman tayo, nakatanggap tayo ng mga ayuda. Yung iba sa atin nakatanggap ng pera. So, ngayon, poproblemahin ngayon, saan kukuha ng budget para sa mass testing? Kaya sana po, wag naman natin i-push ng sobra ang gobyerno. Kasi ginagawa naman ng gobyerno ang lahat-lahat, nakikita naman po natin yun. So, naintindihan natin yung sentiments ng mga tao na gusto nila magkaroon ng mass testing para maging okay na lahat. At isa pa, mga Evadgers, hindi kaya ng ating bansa na i-test ang buong Pilipinas, buong populasyon ng Pilipinas. Questionable yun. Saan tayo kukuha ng pera doon? At kung mangyayari man yun, wala na, bankrupt ng ating ekonomiya. Imagine na, almost 109 to 111 million katao dito sa ating bansa. At isa pa, itong mass testing na sinasabi, ang sentiments ng iba, ang mass testing lang ay itatarget lamang yung mga particular na grupo ng tao kung saan, or particular grupo ng lugar kung saan maraming apektado po ng naturang virus. Anyway, at the end of the day, the very problem talaga is the budget. Period. At nakikita naman po natin that the president is trying his very best. The government of the Philippines are trying their very best para maibsan ang problema ang dinadanas natin ngayon. And of course, thank you rin sa mga artista, sa mga private sector na nakikipag-cooperate at nakikita po natin talaga yung totoong bayanihan. At the end of the day, tayo lang mga Pilipino lang din ang magtutulungan. Balik tayo sa kaso ni DJ Luño, yung kanyang viral video.
Hindi ko alam kung ano masasabi niyo doon, mga Evadgers. Ito ba ay by accident or by purpose? Please comment down below. So, si DJ Elunio po, kanina pa nagva-viral sa Twitter. Number one, most trending po siya sa Twitter. Maraming mga komento, ang ilan sa ating mga netizens. Alam niyo naman, napakaraming feeling perfect sa social media. Para sa akin naman, eh normal lang naman nagkamali. Nagkamali yung tao, hindi niya alam yung definition ng etong mass testing. Normal lang yun eh, hindi naman tayo perfecto. Ako mismo, I am admitting na I am not perfect, I am not all-knowing. Normal lang na magkamali. Yun nga lang, problema nga lang kay DJ Luño, siya isang social media influencer. Kaya napansin agad yung kanyang pagkakamali. Kaya ingat-ingat talaga. And I think that's all for today's vlog, mga Evadgers. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at reaction, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. God bless. Peace out. Boom!